Kung bago ka muna sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-likes at i-share ang ating video at mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Drop it! Good day mga ka-sports natin dyan, Coach Regine Diego, dismayado dahil nga sa performance ng kanyang mga player. Dahil ito, tinambakan sila ng Cherry Tigo. Hindi akalain na mangyayari ito dahil alam nila na malakas naman ang buong koponan ni Diego. Pero, nadismaya talaga si Coach Diego at sinabi niya na kung ayaw nilang lumaban ay magsiuwian na lang sila. Pero marami ngayon mga nagsasabi na pinagbigyan lang daw di umano ang nasabi nating Cherry Tigo kung kaya nanalo. Ayon po yan sa mga fans ng FTO Logistics. Pero pinalagan to ng mga fans naman ng Cherry Tigo at ngayon ay namumutakti nga ang mga pangbabash sa FTO Logistics. Narito nga ang mga opinion naman ng ilang mga netizen. Unahin muna natin dito ang mga fans ng FTO Logistics na sinabi nila, feeling ko nagpatalo ang F2, parang nilalaro lang nila ang bola at wala sa galaw nila ang mabilis ngayon. Yan ang kanyang sabi. Ngunit pinalaga naman to ng mga fans ng Cherry Tigo at narito naman ang kanilang mga opinion hinggil nga sa laban kahapon ng F2 at ng Cherry Tigo. Ilang tulinada ba ang binubuhat niya? Ngayon ko lang napanood yan, ang yabang yan, tuloy talo, tulinada, yabang. Grabe, hindi man lang umabot ng 20 points yung 3 set, sabi nila sa F2. Ilabas ang swag, asaan na swag nyo? Mayabang kasi yung F2, ayan tuloy di nakaporma sa Cherry Tigo. Libero din ng F2, walang ganap. Kawawa naman F2. Nang halimaw ang apat na player pa at Adorador Laure Carandang. At sabi pa nila, hahaha, paghahandaan na naman nila ang CCS sa Sabado. Hahaha, kaya medyo kinalimutan ang Cherry Tigo yan tuloy. Kalimutan din ng C2C na F2 kalaban nila. Hahaha, winalis di man lang nakaisang set. So yan nga po mga ka-sports sa atin dyan, kumuha lang tayo ng mga ilan-ilan po na mga opinion ng mga netizen at kita natin na medyo marami talagang mga natutuwa nang natalo ang FTO Logistics. Maging itong si Abby Marano ay sinasabi na wala daw di umano ang swag, maging itong si Regine Diego ay sinabihan nga na pares lang daw sila ni Coach Bokbok. At ito naman si Don Macandili, sinabihan din ng netizen na walang ganap. Alam nyo ba mga ka-sports natin dyan na wala pong naka-double digit sa kanila? Si Myla Pablo lang po ang mataas ang score na 9 points. Sunod po ay si Majoy Baron. I hope na makabawi ang F2 sa kanilang susunod na laban. Mabigat ang kanilang makakalaban, ang Creamline Pool Smashers. Titingnan natin kung sino naman ngayon sa kanilang dalawa ang matatalo. Isang PSL back-to-back champion versus nga sa PBL back-to-back champion. Yan po ang maglalaban sa darating po na next game nila. Kayo, sinong mananalo? Creamline F2. Mag-comment lang kayo sa baba para sa inyong mga reaksyon. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball.